tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Nagdiriwang na naman ang buong kaharian. Sa hindi na mabilang na pagkakataon, ay nagtagumpay na naman sa digmaan ang mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari! Mabuhay! Isang mahusay na pinuno, si Haring Hinebalan. Ayon sa matatanda, itinakda na para sa kadakilaan ang mahal nilang pinuno. Sa pagsilang pa lamang niya, ay tila may basbas na ng kalangitan. Umuulan noon, ngunit nang marinig ng buong kaharian ang uha ng bagong silang na sanggol na hari, ay muling sumilip ang araw at tumila ang ulan. Lumipad din daw noon ang dakilang agila na si Bathalang Hinebalan at humuni ng napakalakas habang umiikot sa kubol ng hari at reyna. Binindisyonan ng engkantadong agila ang munting prinsipe, anang punong babaylan. Mahal na hari at mahal na reyna, kung inyo pong mamarapatin, akin pong ipinapanukala na isunod sa dakilang Hinebalan ang pangalan ng ating prinsipe. Naibigan naman ng hari at reyna ang mungkahi. Kaya naman kanilang pinangalan ng Hinebalan ang sanggol. Tila naman sumasang-ayon din ang engkantadong agila dahil isang malakas na huni ang pinakawalan nito sa papawirin. Pagkatapos ay gumuhit sa kalangitan ang isang matingkad na arko ng bahaghari. Tunay ngang nakatadhana upang maging isang dakilang pinuno ang munting prinsipe. Tsak na gagabayan siya ng mga bathala sa kanyang paglaki. Wika pa ng isang babaylan. Subalit isang lihim naman ang itinatago ng hari, reyna, kumadrona at ilang babaylan. Isang linggo bago matuklasan ng pagbubuntis ng reyna, ay isang disgrasya ang naganap. Nooy nasa isang digmaan ang hari at ang naiwan sa kaharian ay ang reyna at ilang babaylan. Isang gabi raw ay nagising ang reyna sa mga haplos sa kanyang mga braso at hita. Nang imulat nito ang mga mata, ay ang mahal na hari ang nakagisnan nito. Takang-taka ito, dahil sa pagkakaalam nga ay nasa digmaan ang asawa. Nang gabing yun, ay nagsiping ang reyna at ang lalaki. Pagsapit ng umaga, ay nawala na ang lalaking kapiling nito. Nagtanong ang reyna kung nasaan ang hari at ang mga kawal. Ayon po sa ulat, malapit na raw pong malupig ang kalabang tribo. Sa susunod na pagkatunaw ng buwan, ay siguradong sila ay narito na. Maghanda raw tayo ng isang piging. Halos mawalan ng malay ang reyna. Wala pa pala ang kanyang asawa. Ngunit siya ay may nakasiping. Sino ang pangahas na yun? Kaagad na sumangguni sa mga babaylan ang mahal na reyna. Ukol sa kanyang naranasan. Kinagalitan ang reyna at nasa bingit ng kamatayan dahil sa inaakalang pagtataksil sa hari. Inilihim sa buong kaharian ang naganap at ipiniit sa sarili nitong silid ang reyna. Hinintay na dumating ang hari upang siyang magpasya sa mainam na gawin sa taksil nitong asawa. Napakasama ng loob ng hari. At kinukonsidera na nga na ipatapon sa malayong isla ang reyna. Ngunit nang gamitin na ng mga babaylan ang kanilang karunungan, ay napag-alamang nalin lang pala ng isang maligno ang reyna. Ginaya lamang noon ang wangis ng mahal na hari upang maipunla ang binhi nito sa pinakamalakas na babae sa buong kaharian. Ayon sa mga babaylan, ay tagumpay na napunlaan ng maligno ang sinapupunan ng reyna. Paglipas ng ilang buwan
ay isisilang nito ang anak ng maligno. Ayaw ko sa batang ito, anang Rina habang sinusuntok ang tiyan. Maghunos-dili kayo, kamahalan, awat ng punong babaylan. Maaaring masaktan mo ang anak ng hari. Hindi ito anak ng hari. Ito ay anak ng isang nilalang ng dilim. Mahal na Rina, kambal ang inyong pinagbubuntis. Nagdadalang tao na kayo ng lapastanganin kayo ng maligno. Idinagdag lamang ng maligno ang kanyang punla. Ang isa ay anak ng hari at ang isa ay anak ng maligno. Muling wika ng babaylan. Nang magsilang ang Rina, ay dalawang sanggol nga ang lumabas. Nauna ang anak ng hari at sumunod ang maitim na sanggol na iisa ang mata. Napakalaki noon at mukhang patay na. Ipinatapon yun sa mga babaylan. Ngunit nang aktong ihahagis na sa ilog ay umiyak ang batang maligno. Tinubuan ng awa ang mga babaylan. Kahit naman daw maligno ay isang sanggol pa rin yun at anak pa ng Reyna. Naisip ng mga ito na kung kanilang palalakihin sa mabuting asal ang bata, ay maaaring maging mabuting nilalang ito. Taliwas sa mapagsamantala nitong ama. Lumaking bantog sa kabutihan at kahusayan sa pakikipagdigma si Prinsipe Hinibalan. Isang araw ay nagliliwaliw sa kagubatan ang nooy binatilyong Prinsipe Hinibalan. Sinundan ito ng katukayong agila na magiting na lumilipad sa papawirin. Saan mo ba ako dadalhin, kaibigan? Ang tanong ng prinsipe. Isang malakas na huni ang tugon ng agila. Ikinakunot yon ng noo niya. Sa hindi maipaliwanag na hiwaga, ay tila ba biniyayaan ng bathalang Hinibalan ang mahal na prinsipe ng kakayanan upang unawain ang lingwahe nito? Kapatid, mayroon akong kapatid? Tanong ng prinsipe. Muli humuni ang agila. Nag-iisa lamang akong anak ng mahal na hari at mahal na reyna, anang prinsipe. Baka nagkakamali po kayo. Sa sandaling yun ay nasa loob na ng kagubatan ang prinsipe. Nagulantang na lamang siya nang makarinig ng malalakas at sunod-sunod na yabag na tila tumatakbo. Kabisado ng Prinsipe Hinibalan ang kanilang kaharian at hindi lihim sa kanya na may mga higante na nananalasa sa mga liblib na bahagi ng kagubatan. Kaya naman naging alerto siya at kaagad na binunot ang kanyang tabak. Handa siyang makipaglaban sa kahit na anong klase ng nilalang. Mula sa makakapal na puno ay lumabas ang isang maitim na higanting may bitbit na isang buwig ng hinog na saging. Patalon-talon pa ito at pahuni-huni. Agad na inambaan ito ng prinsipe ng kanyang tabak. Tigil! Napasigaw ang higante at umatras. Nabitiwan nito ang mga saging at nagkubli sa likod ng isang puno. Patawad po, wala po akong gagawing masama. Isa po lamang akong magbubukid. Umiiyak na wika ng higante. Napamaang ang prinsipe at ibinaba ang tabak. Humuni ang bathalang Hinibalan at doon na pagtanto ng binatilyong prinsipe na ang higanting kanyang kaharap ay ang kanya umanong kapatid. Isinalaysay ng agila ang kwento sa likod ng relasyon nila ng higante. Inalagaan ito ng mga babaylan at itinago sa kagubatan upang mailayo sa panganib ng mga taong hindi nakauunawa sa sitwasyon. Sa kabila ng kahindik-hindik na anyo, ay mabuting nilalang naman si Bungisngis, ang pangalan ng higanting iisa ang mata. Masayahin ito at may malakas na pangangatawan. Mahilig itong makipaglaro ng taguan sa mga baboy ramo at usa, kaya lamang ay medyo mapurol ang utak. Ngunit magmula noon, ay parati ng binibisita ng Prinsipe Hinibalan ang kakambal. Inilihim nila sa lahat na sila ay nagkikita. Sa tuwi na ay may pasalubong na masasarap na pagkain ang prinsipe para kay Bungisngis. Sinusuklian naman yon ng higante ng pagbibigay babala sa tuwing may kalamidad o digmaan na paparating.
Bilang isang maligno ay maraming koneksyon sa iba't ibang dimensyon at panahon si Bungisngis. Kaya nitong maglakbay sa iba't ibang lugar at panahon. Kaya naman nalalaman nito ang mga mangyayari. Nabibigyang babala kaagad nito ang kakambal. Lumipas ang ilang panahon at inilipat kay Prinsipe Hinibalan ang pamumuno sa buong kaharian. Naging napakahusay at matuwid na hari nito na hinangaan sa lahat ng panig ng kalupaan. Sa likod ng mga tagumpay nito sa digmaan ay naroon ang mabuti nitong kakambal na siyang nagsasabi kung sino ang mga nagpaplano ng masama laban dito. Napaghahandaan kaagad ni Haring Hinibalan ang lahat, kaya naman nagwawagi ito. Lumaki ng lumaki ang nasasakupan ng kaharian sa pamumuno ng bagong hari. Lalo siyang kinalugdan at iginalang ng lahat. Ngunit sa kabila ng kadakilaan at kabutihan, ay mayroon pa rin talagang hindi masaya sa kanyang mga nagagawa. Ang heneral ng mga kawal na si Rufo. Pakiramdam ni Rufo ay kulang ang pagkilalang kanyang natatanggap. Para sa kanya, isa rin siya sa may malaking nagagawa sa ikatatagumpay ng digmaan. Naniniwala siyang kung wala siya ay wala rin si Haring Hinibalan. Tignan ko lamang kung hanggang saan ang husay ng hari. Oras na talikdan siya ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang heneral, ani Rufo, habang nag-iisip kung paano mapababagsak ang hari. Bilang isa sa pinakapinagkakatiwalaan, parating kasama ng hari si General Rufo. Sa tuwing dadalhan ng pagkain ni Haring Hinibalan si Bungisngis, ay may kasama itong maliit na grupo ng mga mandirigma. Kasama nga roon si Rufo. Lagi na ay iniiwan ng hari ang mga kawal sa bukana ng gubat. Ito at isang kabayo na may hilang kariton ng mga prutas na lamang ang nagtutungo sa pusod ng gubat. Kung ano man ang ginagawa ng hari sa loob at kung kanino man nito binibigay ang mga pagkain, ay hindi nasaklaw ng kaalaman ng mga kawal at hindi na pinagtangkaan pang alamin ng mga ito bilang tanda ng paggalang. Ngunit iba ng araw na yon. Sa palagay ng heneral ay may makukuha siyang sikretong maaaring maibato laban sa hari kung susundan niya ito. Nang araw na yon, nagtagumpay si General Rufo na alamin kung ano nga ba ang itinatago ng hari sa kagubatan. May alaga palang halimaw ang hari, usal nito. Ngunit higit nitong ikinatuwa nang marinig na tawaging kapatid ng higante si Haring Hinibalan. Kung ganoon, ay kapatid ng hari ang higanting halimaw. May kapatid na halimaw ang hari. Sa makatuwid ay isa ring halimaw ang hari. Nagmamadaling lumabas ng gubat si General Rufo upang ipagkalat ang kanyang natuklasan. Madali! Ang hari ay may kapatid na halimaw na nagtatago sa kagubatan. May lahing halimaw ang hari. Pinamumunuan tayo ng isang halimaw. Sinong nakakaalam kung ano ang binabalak ng Haring Hinibalan sa ating taong bayan? Baka kaya hindi pa nag-aasawa ang hari ay dahil pumipili pa siya ng babaeng aasawahin upang ipakain sa halimaw. At kumalat na tila apoy ang balita. Ang dating hinahangaan at dakilang hari ay daglian ding kinamuhian. Nangilabot ang mga kadalagahang humahanga rito. Nag-iyakan ang mga bata sa balitang halimaw pala ang iniidolong hari. Ngunit nangibabaw pa rin ang matinong pag-iisip ng mga tao. Nasaan ang patunay? Nasaan ang halimaw na kapatid ng hari? Kung walang maipakitang katibayan, ay baka malisyosong balita lamang ang lahat. Sa gubat! Ating puntahan sa gubat! Naroon pa ang Haring Hinibalan at ang halimaw niyang kapatid. Ang sigaw ni Rufo. Kaagad nga ay nakabuo ng grupo na nagtungo sa gubat upang dakpin ang hari at ang kapatid nitong halimaw. Noon naman ay nakita na ng engkantadong agila ang lahat ng pangyayari mula sa himpapawid. Naibalita na nito sa magkapatid ang nakaambang peligro. Patawarin mo ko, kapatid ko, ani Bungisngis. Hindi ko agad nakita ang pangyayaring ito.
Dapat pala lumayo na lamang ako. Hindi, ang sagot ni Haring Hinebalan. Sa palagay ko'y panahon na upang makilala nila ang kapatid kong siyang nagbababala sa buong kaharian sa tuwing may darating na kalamidad at digmaan. Ngunit ako'y halimaw. Hindi ka halimaw, kapatid ko. Halika, at ako ang bahala sa iyo. Ang matatag na wika ng hari. Ilang saglit pa nga ay narinig na nila ang pagdagsa ng mga galit na tao. May dalang mga sibat, espada, sulo at iba't ibang klase ng matutulis na bagay ang taong bayan. Napatda ang mga ito nang sa wakas ay makaharap na ang hari at ang sinasabing halimaw. Totoo nga, isang higanting halimaw. Pinagtaksilan tayo ng hari. Nag-aalaga siya ng halimaw. Paslangin ang hari at ang halimaw. Taksil na hari. Traidor! Traidor! Sa gitna ng sigawan ay biglang humuni ang dakilang agila. Napatingala ang mga tao at natahimik. Sa buong panahon na namamayagpag ang engkantadong agila, ay yun na ang unang beses na humuni ito ng ganoon kalakas. Tila pinatatahimik ang lahat. Kinuha ni Haring Hinebalan ang pagkakataong yun upang ipaliwanag ang lahat sa mga tao. Ipinakilala niya ang mahiyain at patatakotin niyang kakambal na si Bungisngis. Sinabi niyang ito ang susi sa lahat ng digmaan na kanilang napagtagumpayan. Na ang kapangyarihan nito bilang isang maligno ay ang dahilan kung bakit maaga nilang napaghahandaan ang mga bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Si Bungisngis ang nagsisilbing gabay at bantay ng kanilang kaharian. Sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, ay may pagmamalasakit ito sa kanilang lahat. Sa mga taong ngayon ay nagtatangka sa buhay nito. Natahimik ang lahat. Nakamasid lamang sa higanting sa kabila ng dambuhalang sukat ay nagtatago lamang sa likod ng puno at tila takot na takot sa mga tao. Kakainin niya tayo, sigaw ni General Rufo. Iniaalay tayo ng hari sa higanting halimaw na yan, kapalit ng mga pabor na sinasabi niya. Itinumba ng hari ang kariton na naglalaman ng mga prutas at gulay. Yan ang kinakain ng aking kapatid. Alam mo yan, General Rufo. Dahil parati kitang kasama sa tuwing papasok ng gubat. Parating gulay at prutas lamang ang laman ng aking kariton. Kung talagang wala kayong masamang nais sa taong bayan, bakit inilihim niyo ang pag-iral ng halimaw na yan? Ayaw pa rin paawat ng General. Dahil sa ganitong pagtanggap niyo. Dahil sasaktan niyo lamang siya at pag-iisipan ng hindi maganda. At hindi nga kami nagkamali. Napakabilis niyong manghusga. Nang dahil lamang sa kaanyuan ni Bungisngis, ay hinatulan niyo na siyang masama. Bukod pa roon, ay nalimutan na rin ninyo ang naging kabutihan ng aking pamumuno. Ibig niyo pa akong paslangin. Kami na tunay na nagmamahal sa inyong lahat. Walang nakakibo sa taong bayan. Napahiya ang mga ito dahil sa katotohanan ng akusasyon ng hari. Nagsihingi ng tawad ang mga ito nang maisip ang kamalian. Habang nagsisiluhod at humihingi ng awa ang taong bayan, ay pasimple namang tumalilis si General Rufo at hindi na nagpakita pa. Sa wakas ay bumaba na ng kagubatan si Bungisngis at maluwag na tinanggap ng buong kaharian. Natutunan nila na huwag agad maniniwala sa mga sabi-sabi at huwag kaagad manghuhusga base lamang sa itsura. Natanggap din ng inang reyna at amang hari si Bungisngis at namuhay silang mapayapa sa pamumuno ng dakilang Haring Hinebalan.